So ayun, kung napapansin nyo, nasa number 4 yung clip position ng ating needle. So good day sa inyo mga sir, welcome ulit sa aking panibagong video. So sa video na to mga sir, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ating tungkol sa gas consumption ng ating mga motor. So bago ang lahat natin mga sir, bago natin simulan ang ating ang video na to, shout out muna sa dalawa nating supporter. Shout out kay Dance Extasio at shout out din kay Emerald Ilacri. Maraming salamat sa inyong suporta mga sir, mga paps, mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. So sa hindi nakakaalam mga sir, itong motor natin na Eurosport R125, ang stock na clip position niya ay nasa number 4. So ipapakita ko sa inyo mga sir. Yan, sobrang init mga sir. Tanggalin muna natin 'to para hindi sagabal. At ang tanggalin lang natin mga sir, hindi natin tatanggalin ng buo yung carburetor natin. Tatanggalin lang natin itong needle at throttle slide natin or piston. Dito tayo magtatanggal. Yan. So, dito mga sir, push nyo lang tong spring na to. Yan. Push nyo lang yan. At lalabas ito. Ito. Yan ang kunin natin. Yan. Yan. Ito lang yung kukunin natin mga sir. Hindi natin kukunin ng buo yung carb natin. Balik natin. Nagaya nito dito. So, ito yung i-adjust natin mga sir. So, kung gusto mong malaman kung paano siya gagawin mga sir, ay ipagpatuloy mo lang ang video na to at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell button natin para updated ka sa mga video na i-upload. Mga sir, sabi ko nga kanina na yung stock clip position ng ating clip needle sa kay Eurosport R125 nasa number 4. So kukunin lang natin yung needle niya mga sir. Push natin to para makita natin ang clip position niya. At may lock siya mga sir ha. At ito yung stock na clip position niya mga sir. So yun mga sir, hindi na so yun mga sir, ginagamit ko yung back camera natin kasi hindi nagpo-focus yung front natin. So yun, kung napapansin nyo, nasa number 4 yung clip position ng ating needle. So kung napapansin nyo yung picture na yan mga sir, kapag nasa taas siya ay magiging linear at kapag nasa baba siya ay magiging richer yung gas niya. Yun ang dahilan kung bakit matakaw sa gas yung mga motor natin. So yun, nakita nyo na yung stock. Balik tayo. So sabi dito mga sir, if the engine needs to run leaner, the clip move higher. So ibig sabihin mga sir, yung clip natin itataas natin. Kapag tinaas natin yung clip natin, magiging linear yung timpla ng carburetor natin, maging linear yung gas consumption ng ating mga motor. Pero kapag binaba natin, yung clip natin ay magiging richer siya. So, ito, pansin niyo yung picture na to. So, linear, taas. Ang clip position yan, sir, mga sir. Linear, taas. At yung richer, baba. So, if the clip is lowered, the jet needle is raised. So, kung yung clip natin mga sir ay binaba,
yung jet, yung needle, needle jet ay tataas. Gets niyo mga sir? Kapag binaba natin yung clip natin, yung needle tumaas. Pero kapag tinaas natin yung clip natin, yung needle bababa. So, yun. If the engine needs to run leaner, the clip would be moved higher. This will drop the needle farther down into the needle jet and cause less fuel to flow past it. So, less fuel siya mga sir kapag binaba natin yung clip natin. Bakit? Kasi ito ang tatakip sa main jet natin mga sir. Kapag binaba natin yung needle natin, tinaas natin yung clip, ibig sabihin mga sir, kapag binigyan natin ng silinyador, kukunti lang yung gas na lalabas sa kanyang carburetor at maitapon doon sa manifold niya. So, pansinin niyo yung video picture mga sir. So, high pressure, binigyan natin ng konting silinyador, tapos yung airflow niya yung magtutulak sa gas patungo sa ating manifold. At kung nasa higher clip position tayo, konti lang yung gas na maitapon dun sa ating manifold. So, yun mga sir. Ganun lang kadali mga sir. Pero, ano ang magiging epekto kapag ginawa natin to mga sir? So, kung napapansin nyo, sa ating mga motor, malakas yung hatak niya. Malakas yung hatak ng ating mga motor. Pero kapag in-adjust natin to, magiging less gas siya, pero mababawasan rin ang kanyang hatak. So, may kapalit mga sir, kapag less gas tayo, mababawasan ang hatak ng ating mga motor. So, kaya malakas ang hatak ng ating mga motor at malakas din sa gas kasi dahil dito sa level ng ating clip position. So, ngayon mga sir, kung gusto nyong magiging less yung gas natin, babagawhin natin to. Paano mga sir? Kung nakita nyo yung clip na to, ito yung tatanggalin natin gamit ang long nose. Tanggalin natin mga sir. Yan. Napakadali lang tanggalin mga sir. Ito siya. Napakaliit. Yan. At ililipat natin dito sa level 3. Ililipat natin sa number 3. So, kung nakikita nyo kanina mga sir, higher clip position, lower the gas. So, lower clip position, higher the gas. So, yun. So, ang ginawa natin mga sir, ay tinimbang lang natin. Dito natin ilagay sa gitna. So, kung gusto nyo maging mas matipid pa mga sir, pwede nyo ilagay sa number 2. Pero, kailangan siya ng full throttle kapag humahata kayo. So, yun. So, ito na. So, sa mga nagtatanong, wala bang ibang epekto ito sa ating mga makina? So, ang sagot mga sir, wala. Walang ibang epekto nito, kundi ay mababawasan lang ang hatak ng ating mga motor. Dahil, sabi ko nga kanina, less gas, less hatak. More gas, more hatak. Diba? So, yun. Ganun lang kadali mga sir at pwede natin itong ibalik sa pinagkukunan natin. Para sa akin lang mga sir ha, para sa akin lang, okay lang naman sa akin yung gas consumption ng ating mga motor, pero mas maganda talaga kapag hindi tayo mapapagastos. Lalo na, pang service lang natin ginagamit ang ating mga motor, kaya pwedeng tipirin natin sa gas. Pero kapag gusto nyong pang karera yung motor nyo, pwede nyong ibaba masyado yung clip position. Pwede nyong ilagay dito sa number 5 para kunting tiga lang, more hatak talaga siya. Pero masasabi ko lang mga sir, okay lang naman talaga ang gas consumption ng ating mga motor. So para sa akin, kaya ka
napapagastos sa gas kasi nagmumotor ka. Pero kung gusto mong hindi gumastos ng gas, huwag kang magmotor, di ba? Ganun lang kasi yung matter. So, pero mas maganda yung tinitipid natin yung gas natin para less yung expenses, di ba? Lalo na sa mga, sabi ko nga kanina, lalo na sa mga pang-service lang yung motor nila. So, ito mga sir, ang magandang gawin. So, yun lang mga sir. Pwede na natin tong ibalik sa pinagkukunan natin. So, yun. Nilagay natin sa number 3 mga sir. Pero kung gusto nyo mas matipid talaga, pwede nyo ilagay sa number 4. Mali, pwede nyo ilagay sa number 2 or number 1. So, ulitin ko mga sir, higher the clip, lower the gas. Lower the clip, higher the gas consumption. So sana naintindihan nyo mga sir. Ganun lang kasimple mga sir. Ngayon mga sir, ibabalik na natin to. So, gagamit pa rin tayo ng long nose para madali yung pagbabalik. Yan. So, ganun lang kadali mga sir. Tapos, pagbabalik nito dun sa carb natin, ipapakita ko rin sa inyo. Tara. So, ito ngayon mga sir. Ibabalik na natin tong needle slide natin, throttle slide natin, at saka yung needle or piston. So, yan. Tulak natin to. Pagkatapos, ipapasok natin yung spring. Kung paano natin tinanggal kanina mga sir, ganun lang din pag balik. So, yun. Kung napapansin nyo itong guhit na to, yan. Diyan natin ipapasok itong ating cable. Yan. Madali lang itong ibalik mga sir. Pasok natin dito. Tapos, hila. Yan. Okay na mga sir? Okay na? Okay na? Ganun, okay na. So, yun. Ibalik natin mga sir. So, pansinin nyo itong guhit na to mga sir. Yan. Nakatutok to dun sa kabila. So, ganun lang. Yan, naipasok na natin. At takpan. So, wala siyang ibang maging epekto mga sir, kundi magiging matipid sa gas yung motor natin, pero mababawasan naman yung hatak ng ating mga motor. So, hindi naman pang karera yung gusto natin mga sir, pang service lang, kaya mas maganda talaga na tipirin natin sa gas ang ating mga motor. So, yun lang mga sir, at test natin yung gas natin. Test natin mga sir. Yan. So, walang magiging problema dyan mga sir, kundi sa hatak lang talaga mga sir. So, walang magiging problema dyan mga sir, kundi sa hatak lang talaga mababawasan. So, yun, kung nagustuhan nyo yung video na to mga sir, at na may natutunan kayo sa video na to, lalo na sa mga ibang mga motor na gustong maging matipid sa gas yung motor nila, so hindi lang sa Eurosport R1252 pwedeng apply, kundi sa lahat ng mga motor na matakaw sa gas. So sana nakatulong itong video na to mga sir, at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So yan lang mga sir, maraming salamat sa panonood, at ride safe palagi.